Kita yung bisig na luluma, napaksak. Diba? Pwede pa maluma yung pinipinipin mo sa son, pero gamit yung mga luluma yan. Yung Godhead po ako, yung nakasusunod sa number one. About the Godhead, alam natin meron tayong messenger sa huling panahon. Ito yung tinatawag na Revelation 3:14, WMD. Na siyang sinubo para sa Nokia. So, magbukas mo na ako ng talata sa 1 John 5:20 at babasa rin ako ng mensahe para sa ating pagpapatibay. 1 John 5:20, ganito ating makita dyan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So sa dati, binanggit na anak ng Diyos. Ngayon, ang ating propeta ay breaking down. Son of man, son of God, son of David. Hindi yan sabay-sabay. Pinusisyon ng WMD ng salitang Son of God sa Seven God's Angels. Hindi siya tao doon. Kasi kung tao, magugutom lang siya na magugutom doon. Pero mo, 2,000 years mula roon sa Ephesians hanggang gawin siya yan. Kung anak ng Diyos tao ito, magsasayang ito, di ba? Kaya yung posisyon na Son of God, hindi siya dyan talaga tao. Doon sa Son of Man, pwede. Kasi makikita natin dito sa Godhead, John 1:1, sabi doon, the Word was God, John 1:14, and the Word was made flesh. So ang materialis ng Godhead, bago nagkatawang tao, Diyos, bago nagkilaman. Kasi wala tayong mabasa na ang tao nagkatawang tao. Ang materialis, yung sistema, the Logos. Yun ang materyales. And in the Logos, which is God, yung verbo, nagkatawang tao. So, nakahawakan na siya ngayon. Eh, susugan natin sa mensahe. Okay? Mensahe tayo. Sabi dito, dahil gabi dito, sa might to God until 1964, now in my home, I'm three different people. In my home, my wife has claimed only as a husband. My daughter, out here, ayan, yung three-generate title, sa three-generate title, simple lang ang tipo ni WMD. Sa kanyang tahanan, may tatlong magkakaibang titulo siya bilang isang persona. Tinatawag siya ng kanyang asawa na husband. Isang persona lang din yung husband na yun. Pagdating sa anak niya, ang tawag sa kanya, Daddy, kasi hindi pwedeng husband. Yung isang person, tinatawag sa iba-ibang titulo. I am here. I am her father. And my little grandson, I am grandfather. Pagdating sa ako, yung same person na husband sa asawa, pagdating sa ako, hindi na husband. Lolo na. Ilang persona? Alam. Kaya nito makita natin kung paano niya tinatalaga yung different office ng isang persona. Sabi niya, sa kanyang apo, I am not his father, so my son, his father, I am his grandfather, but I am still the same man. So pagdating sa gabi, it is the same God all the time, working on the Son of Man. Hindi ka doon natin, nagtrabaho sa salungan, nagtrabaho sa salungan, magkatrabaho sa salungan din. Ilan yan? Siya lang. Kaya maganda yung God eh, na may Diyos na nababas, may Diyos na nila, at yung Diyos na ganyan. Kaya makita natin ang God eh, may mga offices yan na ipinapaliwanan at mayroong isang persona. Hindi may sister. Dito pa tayo sa ano, nagdagang pa natin ng konti dito sa three offices. Hindi ko iiwasan yung office. First, God 5-7. Biblical ito.
an open ship. 하늘이 덮을 시험을 지하네. There are three spirits born in heaven. The Father, the Word, the Holy Ghost. These three are three. At ang Espiritu ang nagpatutuo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Pagkasamisip sa briefing natin. Pag sa Biblia, hindi kasi pinaliwanag ng Bible eh. Kahit pasahin natin ng Bible, never nagpaliwanag ang Biblia na ating Diyos ito. Mensahin lang ay nagpapaliwanag na ating Diyos yung tatlo. Doon ang briefing. Diba? Doon ang briefing niya. Kaya pagdating doon sa anak, nung inarap na ni Pilipe, kapit ni Pilipe, sa John 49 nga, John 49 ba yun? Kasi nakuya kasi Pilipe. Dunod sila ng dunod kay Jesus doon sa salupan. Sabi ni Pilipe, gusto naman natin makita ang Ama. Kasi mayroong position sa WND, we handle God. Sino ba yung Diyos na nahawakan niya? Hindi Diyos ba yun? O Diyos talaga? Diba? So, sinabi kami ni doon pa sa isa, ay ibigyan mo, gano'n mo ang konti. Sa otso kaya. Ayan. Si Pilipe, bilang disipulo, na sabi niya sa master niya, at sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang salitang ipakita, yung si ay to ay. Kasi malakon na silang sumusunod, hindi nila nakita ang Ama. Di ba? Hindi na lang hindi tayo. Ano ba? Itura na naman. Itura ka lang pa. Di ba? Di ba? Kasi gusto nila makita. Gusto nila ng isang pasin na evidence na makikita nila. Di ba? Itura na naman. Kaya sabi niya rin makita mo sa amin na naman at ito'y sukat na. Sapat na yun. Makita lang. Sapat na. Si Jesus ang sumagot. Sabi ni Jesus at sinabi sa kanya ni Jesus malaon ng panahon ang pinigong kasama. At hindi mo ako nakikilala. Ang salitang nakikilala kasi, mayroon siyang isang meaning. May isang meaning ang salitang nakikilala. Kaya ang sabi yan, malawag na ninyo akong kasama, pero hindi niyo ako nakikilala. Sabi niya, Pilipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Wala ka namang nakikita ni Pilipe, si Jesus. Nakikita naman talaga niyo, kausap niya pa nga eh. Pero bakit niya inulit na ang nakapita sa atin, nakapita sa Ama? Kinakipita naman talaga sa atin. Ano po, sasabihin ko, ito ko makita ni Brother Francis kasi lagi ko lang siya nakirinig. Diba? Parang si Trinity, ganun, oo. May Ama ka, ito gusto ko makita. Kaya e, sagot niya, ang nakapita sa atin, nakapita sa Ama. Diba? So, hard to change pa rin. Kasi, itao yung nakikita niya. Nakikita ni Pilipe, tao naman kong master ko. Pero ito daw yung Ama. Diba? So, mayroong gustong ipakita doon. Ang sagot kong anak, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sinong sumagot niya? Magaling niya ako. Yung anak mismo ang sumagot. Ibig sabihin, hindi siya ang kanilang larawan. Hindi tinuro ni Jesus na ang Ama ko, yun yung palipad-lipad ko. Yung Ama, dito niya sabi niya, look at me, Pilipe. Kung nakita mo ko, ito gadget eh. Sa gadget, mawalan ka na lang kamay, huwag lang ulo. Gadget ka eh, napakahiya ka ng ulo. Buhay ka pa pag nawala ka ng kamay, pero pag ulo na nawala sa'yo, patay ka na dyan, sigurado. So, mahal ka gadget. Kaya sabi niya, pakita mo. Sabi niya, sapat na sa amin. Kaya sabi niya, paano kung ipapakita? Sabi niya, o, paano kung ipapakita, kaya nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Idugtog mo pa yung dyan may perso para sa pagpapatunay. Pag pinag-usapan natin ang Ama at Anak, ang sagot ay Jesus 1.
meron din siyang umagot na dalawa kanila. Kaya nga, kailangan talaga ng revelation na hindi maging literal. Oh? Kaya nga sa atin ito ng Panginoon, oh, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Lagi niya sinasabi na may ama. Ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw minuman sa kamay ng aking ama. At ano ang sabi ng anak? Ako at ang ama ay isa. Ang palusot ng Iglesia ni Manalo sa pag-aalaga ng lupa. Ano ang nakalagay doon sa pag-aalaga ng lupa? Gabi ng sakit niya. Saan sila naging isa? Sa larawan isa. Sa kanyusan isa. Ha? Di ba yung mga nalang? Parang pinulis pa lang ang pastor. Ha? Parang pagbilis ang mga sa atin. Sige. Kailan? Then ito, makikita natin, I and my father are one. Okay. Message naman tayo. Token. Sabi niya, that exactly what it was. Message siya na, we humble God. Diba? Ang Diyos ay nahahawakan. Diba? So ang Diyos, nahahawakan at nakikita. Nahahawakan at nakikita ang Diyos. Sabi ni Brother Branham, we humble God. Sabi niya ito. We humble God, the Bible said, 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So nakita ang Diyos sa laman. Kaya nakita niya ang Diyos sa inyong kalapatin. Pero ang sabi ni Baba lang, nakita sa laman. Hindi tao. Ang Diyos nakita sa laman, tao. Nayakap, nahawakan, gabi nito. Nahawakan natin at sabi dyan, that body, sa ngayon po ito, we have been God. Dito yung sa ano, sa Tolkien 1964, sabi niya, that body was God. Certainly, was. He was God all over in the form of human being. Pakita lang natin yung quote kasi, ano ito eh, ang message in Bible tayo. Okay? O yan ang sabi ng ni Brother Branham, pag hindi natin nakita yung sinabi ni Brother Branham, pwede hindi talaga siya propeta para sa inyo. Sabi nito, wala nang pagtatalo, dakila ang hiwaga na kabanalan. Ang Diyos ay nakita, hindi siya espiritu. Salaman! Sabi diyan. At sabi nito mga kapatid, God was manifest in the flesh at sabi, we handled God with our hands. Ang espiritu, hindi naman hawakan. Diba? Pero ito na hawakan. That body was God. Anong body? Hindi human body. Yung katawan ng lakas. Diyos yun. Yan sabi nila, Diyos, nung bumaba ang kalapatin. Meron din ganun kasi. Nag-inclus lang pagbaba ng kalapatin. Pero makita natin ang Biblia nagsasabi ng totoo. Bago ng katawang tao, God ang materialis kasi demo. Pero hindi pa naman sa Diyos lang na naging Diyos. O meron din ganyan. Pero ito, nasa kinawihanin in that body, hindi yung spirit katawan. Sabi naman nila, Tiyo pa rin. Hindi na Tiyo pa rin, katawan eh. Diba? Kaya sabi yan, yung katawan na yan ay Diyos. Certainly, it was. He was, past tense na, God all over. Labas at loob yan, Diyos yan niya, in a form of a human being. So yung anak sa salupan ministry, Diyos yun sa anyo, tao. Diyos yung anak niyo. Dahil wala naman ba niya sa taong tao, kundi yung Diyos na demo. Kaya, pinagtibay, isang kumpa, sabi nito, God's feet always find his places of place 96-3. Jesus was God in the form of man. Si Dabo kayo dito eh. Ako, galing sa Katoliko, naniwala ako kay WND. Galing kasi ako sa Katoliko, tatlo ang Diyos natin. Kaya pag nanalangin kami, kailangan tatlo kasi mas malakas ang tatlo sa isa. Pero sabi ko, mas maganda pala sa isa na lang manalangin. Yung sa tatlo. O, kami na ako, pag hindi kaya ng dalawa, gandang umasasal mo ninyo para malakas.
There's this philosophy that I'm having now. The first thing, God, this was God. Jesus was God in the form of man. Diyos talaga siya yung tao eh. That's hard for people to swallow that. Ayun pala ang problema. Para pala itong halong lang na pagnilunok mo at bumara sa kalakala, hindi mo pala talaga matanggap. So yan ang post-condition. Ako kahit adobe, lulunokin mo siya. Hindi na ko eh. Hal po, kailangan mo. Kaya hindi ito mahirap lulukin sa akin. Diba? Kaya sa akin yan, mabigyan sa tao lulukin ito. Give it to them. Ay, dami pala ngayon eh. Hirap silang lumulok ito. God, He was God. That's why He was at nothing less than God. He was God manifested in flesh. He was the creator in His own creation. Ito, medyo hino na. Pero kung creator siya sa kanyang creation, ang Diyos, creator, tumahan din sa kanyang katawang milka. Kaya yun ang verbo. Kasi yun ang beginning ng creation. Kaya ayaw din yung pangkat, kailangan din ang creation. Tapos na pastor? Okay. Ha? O yun, itutuloy ko pa. Kaya sabi nga dito, surely we can see what is going on now. To have any identification would mean that God created that. Ito, lalo pa nakakahinaw. At Diyos, sinika ang Diyos. Diba? Kaya pag pumunit na doon sa General 1, yung salita at ang palitaw ng lahat ng bagay. Pagbalik mo sa Genesis, that is God created in the heaven and the earth, wood pa rin ang nagpalitaw. Kaya walang ibang magpapalitaw sa katawan ng Diyos na tinawag ng Diyos yung salita pa rin. Kaya God, created God. Ang verbo ng katawang tao. Kasi wala namang bahagi si Maria doon eh. Walang bahagi si Maria. Oh, when He was on earth, or Jesus, in Jesus, Diyos ko po. Lalo nang mahilig dito. Okay yan? Okay, sige po kayo tanong mamaya, at umabili yung tao ko dito, sasagot po ako sa may tatanong. Mr. Enzin, salamat. Salamat kayo po, Pastor. Kasi po, parang susunod po ay si Pastor. Yun. So, yun, ano ba yung susunod po? Presentation. Ha? Presentation. Ah, hindi po, presentation niya po. Hindi po. Kami na, Pastor. Pagkakas niya. Ito po, magandang hapon sa lahat. Ano naman, itong ipresento naman, ito ang Angelo. Pero iba ba yung pakas ko yung part na ito nagkaroonan parang iba-iba. Iba-iba. Doon ako sa part na Lasta lang kami sa pasto doon. Kasi yung presentation mo yan. Ito yung mga. Okay, well,